Pasiganyo, magandang araw. Patuloy pa rin ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagsasagawa ng kanilang proyektong o plan kaayusan. At kasalukuyan po ay andito naman tayo sa Barangay Bambang, partikular dito sa F. Castillo Street. At ngayon po ay dumating na po ang alkalde ng lungsod na si Mayor Vico Soto. Ang o plan kaayusan ay ang isang patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Kamakailan ay nagsagawa rin ng offline kaayusan sa iba't ibang barangay at kasalukuyan ay andito naman tayo sa F. Castillo, Barangay Bambang. Ang offline kaayusan ay ginagawa sa iba't ibang barangay kada araw ng Lunes hanggang Biyernes na kung saan ang mga bahagi ng bawat barangay sa Pasig ang inaayos o nililinis. Ang mga opisyalis naman tulad ni Cong Roman Romulo at Vice Mayor Dodo Jaworski. At ngayon ay andito po ang alkalde ng lungsod na si Mayor Vico Soto ay nag-i-inspeksyon at kumukuha ng report o update mula sa O-Plan Kaayusan Team at nakikipag-usap din sa mga residente o hindi naman kaya sa mga opisyalis ng barangay upang alamin ang sitwasyon ng lugar at ng mga taga rito. Bro, may ibang gusto. Kabilang sa ka-Oplan Kaayusan Team ay ang Engineering Department na pinangungunahan ni Engineer Neil Reyes at Engineer Arta. Kabilang din sa Oplan Kaayusan ay binubuo rin ng Oplan Kaayusan Team ay ang Senro City Environment and Natural Resources Office, ang Solid Waste Management, ang Parks and Playground, ang Anti-Dengue Task Force, ang Peace and Order Department, ang Bantay Pasig Division, ang Traffic Parking Management Office o yung TPMO. Kasalukuyan po dito po sa F. Castillo, Barangay Bambang ay nagsasagawa po ng drainage maintenance na kung saan ay sinisimula na po yung pagdideclog ng drainage dito. At kanina rin ay nagsisimula na rin mag-repaint ng mga walls. Dahil bahagi po sa proyekto ng O-Plan Kaayusan ay ang paglilinis ng drainage, pagde-declog, ang pag-aayos ng manhole cover, ang pagre-repaint at pag-aasfalto kung kinakailangan at ang pagtitrim din ng mga puno na nakakaabala sa daan kung kinakailangan. At kasama po ngayon ni Mayor Vico Soto ang si Kagawad Roberto ng Barangay Bambang. At dito po ay binabaybay, kasalukuyan pong binabaybay ang kahabaan ng F. Castillo upang mag-inspeksyon kung ano pa yung mga kinakailangan na ayusin dito sa F. Castillo, Barangay Bambang. Muli, binibigyan pansin ng O-Plan Kaayusan ang pag-declog ng mga drainage, pag-aasfalto at pag-aayos ng bahagi ng kalsada, pagtitrim ng mga puno o sanga na nakakaabala na sa daan o hindi naman kaya sa mga bahay. At ang ilan pa rito ay ang pagre-repaint ng mga pader at pagtatalaga ng poste na magiging bahagi din ng kalsada. Pagtatanggal ng mga dead wire o pag-aayos ng salasalabit na wiring, gayon din ang paglalagay ng mga bagong LED lights kung kailangan sa isang lugar. At parte rin ng O-Plan Kaayusan ay nagkakaroon din
ng mas personal na pakikipag-ugnayan ang mga opisyales sa mga HOA, mga residente. Katulad na lamang po ng nakikita po ninyo ngayon, si Mayor Vico Soto po ay nagkakaroon ng personal na ugnayan sa isa sa mga residente dito sa F. Castillo, Barangay Bambang. Muli Pasigenyo, patuloy pa rin ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagsasagawa ng kanilang proyektong offline kaayusan. At kasalukuyan nga ay nandito tayo sa Barangay Bambang, partikular dito sa F. Castillo. At kasalukuyan, ito po nga nakikita nyo ay si Kagawad Roberto de la Vega at kausap niya isa sa mga residente na naninirahan dito sa may F. Castillo, Barangay Bambang. Kanina rin po ay nakausap natin na si Kagawad Roberto at kanya nga nang ibahagi yung nagiging problema dito sa may F. Castillo, dito sa Barangay Bambang, yun ngang mga dumi ng mga alagang hayop, no? At ayon sa nakalap nating impormasyon, ay gagawa sila ng magkakonduct sila ng program kaugnay dito para sa mga homeowners itong Nobyembre. At isa rin sa mga suliranin na hinaharap ng Barangay Bambang yung basura, dahil kung saan-saan nga na itatapon. Ngunit ang drainage naman ay ayon sa nakalap natin impormasyon ay nakokontrol naman siya. Kasalukuyan po tayo ay sinusundan natin ang alkalde ng lungsod patungo dito sa kahabaan ng F. Castillo muli sa Barangay Bambang. At personal pong nakikipag-usap ang alkalde ng lungsod sa mga residente dito. Yan, babaktin ko yan, oh. Kapatid po lang. Diba? Kapatid po lang. Picture tayo niya. Kasalukuyan po ay nagkakaroon din ng photo op ang mga residente kasama ang alkalde ng lungsod na si Mayor Vico Soto. Babalik daw doon. Muli para po sa mga bagong pasok sa ating live coverage, tayo po ay nandito sa Barangay Bambang, particular sa F. Castillo Street, na kung saan ay patuloy pa rin ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagsasagawa ng kanilang proyektong offline kaayusan. Ang offline kaayusan ay ang isang patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Pasig at na ginagawa sa iba't ibang barangay kada araw ng Lunes hanggang Biyernes. Okay.
Ang layunin po ng offline kaayusan ay ang malinis ang bawat barangay. Ah, sige, sige. O magsagawa ng kahit na anong kaayusan na kinakailangan. Kasalukuyan po ay muli ay nagkakaroon lamang ng photo op ang mga residente dito kasama ang alkalde ng lungsod. Muli kabilang po sa offline kaayusan team ay ang engineering department na pinapangunahan ni Engineer Nil Reyes at Engineer Arta. At binubuo po ito ng Senro City Environment and Natural Resources Office, ang Solid Waste Management, ang Parks and Playground, ang Anti-Dengue Task Force, ang Peace and Order Department, ang Bantay Pasig Division, ang Traffic Parking Management Office o TPMO. Binibigang pansin. At kasama rin sa OPLAN, kaayusan ang Action Line Division. Yan po. Binibigang pansin ng OPLAN kaayusan ang pag-declog ng mga drainage, pag-aasfalto at pag-aayos ng bahagi ng kalsada, at pag-trim ng mga matataas o yung masasangang puno na nakakaabala na sa daan na hindi naman kaya sa mga bahay. At kanina po dito ay nasimula na ang pagde-declog ng drainage at paglilinis nito at sinimula na rin ang pagre-repaint ng mga pader. Kasalukuyan po ay kausap ng alkalde ng lungsod ang isa sa mga residente dito dahil parte po ng offline kaayusan ay nagkakaroon din po ng mas personal na ugnayan ang mga opisyales sa mga HOA, mga residente at maging sa barangay. Muli po tayo ay andito sa F. Castillo Street, Barangay Bambang. At kasama rin po dito ang kagawad ng Barangay Bambang na si Kagawad Roberto. Mayor, magandang umaga po. Muli pa si Genyo ay kausap po ng alkalde ng lungsod kasama si Kagawad Roberto, ang isa po sa mga residente dito sa F. Castillo, Barangay Bambang. Parte rin po ng offline kaayusan team o ang offline kaayusan ay ang pag-aayos o pagtatanggal ng mga dead wire dito sa bawat barangay, sa bawat street.
At kanina ay ating nakita na sinimula na ang pagdedeclog o paglilinis ng drainage at yung pagre-repaint din ng mga walls. Muli kasalukuyan po ay nagkakaroon po ng photo op kasama ang isa sa mga residente dito. Ang offline kaayusan po ay isinasagawa sa iba't ibang barangay kada araw ng Lunes hanggang Biyernes. At kasalukuyan po ay andito naman isinasagawa ang offline kaayusan sa F. Castillo Street, Barangay Bambang, na kung saan ay binabaybay po itong kahabaan ng F. Castillo Street at nakikipag-ugnayan po o nakikipag-usap ang alkalde ng lungsod sa mga residente dito. Galing na siya, no? At ayan po Pasigueño, patuloy pa rin na binabaybay ang kahabaan ng F. Castillo Street, Barangay Bambang. At Pasigueño, dumating na rin po ang House Representative na si Cong Roman Romulo dito sa offline kaayusan F. Castillo, Barangay Bambang. Muli, ang offline kaayusan ay ginagawa sa iba't ibang barangay kada araw ng Lunes hanggang Biyernes, na kung saan ang mga bahagi ng bawat barangay sa Pasig ang inaayos o nililinis. Ang mga opisyalis naman tulad ni Congressman Roman Romulo at Vice Mayor Dodo Jaworski at ngayon po ay si Mayor Vico Soto ay nag-iinspeksyon at kumukuha ng report o update mula sa OK team at nakikipag-usap din sa mga residente o hindi naman kaya sa mga opisyalis ng barangay upang alamin ang sitwasyon ng lugar at ng mga taga dito. At ngayon po ay kasama nga po ng alkalde ng lungsod at ni Cong Roman Romulo, si Kagawad Roberto ng Barangay Bambang. At kabilang po sa offline kaayusan team ay ang engineering department. At ito po ay binubuo ng Central City Environment and Natural Resources Office, ang Solid Waste Management, ang Parks and Playground, ang Anti-Dengue Task Force, ang Peace and Order Department, ang Bantay Pasig Division, ang Traffic Parking Management Office o TPMO, at pati yung Action Line Division. At kasalukuyan po ay patuloy pa rin pong nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap po yung alkalde ng lungsod dito sa mga residente upang alamin kung ano pa po ba yung mga dapat na ayusin dito sa Barangay Bambang, partikular dito sa F. Castillo. Parte po ng offline kaayusan team ay nagkakaroon po ng tsansa na magkaroon po ng mas personal na pakikipag-ugnayan ang
mga opisyales, sa mga hawa o mga residente, at pati po sa mga barangay. At ayan po ay ini-inspection po ng alcalde ng lungsod, yung sinimulan ng paglilinis ng drainage o yung pagdedeclog. Dahil ito po ay isa sa mga parte ng upland kaayusan, ang masiguradong malinis ang drainage o declogging. At sinisimula na rin po, tulad po ng aking nabanggit kanina, ang pagre-repaint po ng mga pader dito sa F. Castillo. Muli pa sigay nyo, patuloy po ang offline kaayusan sa pagsasagawa ng proyekto dito po sa iba't ibang barangay ng Pasig. Muli mula F. Castillo, Barangay Bambang, ako si Jazz Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.